Amen. Lamig dito, no? Kaya bakit bambo at saka unan. Dahil na abisante, pakisabi sa katabi ninyo. Lamig-lamig dito sa Tagalog. Abisante, pagkasayin ninyo. Sa awit na natin ng Panginoon, sabi ng Bible, ito ang araw na ginawa ng ating Diyos. Tama ba? Amen. Amen. Puri
room. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na ating natanggap mula sa iyo. Mula po sa aming buhay, Panginoon, na patuloy po namin tinatagay sa bawat hininga, Panginoon, sa bawat lakas na aming pinaranasan, lalo na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo sa kaligtasan, Panginoon, na aming natanggap mula sa inyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa kabila ng aming mga kakulangan, kamalian, kasalanan, Panginoon. Kami po'y pinagalawan mo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa bago pong ito, kayo pong patuloy na kumilos sa aming kalangitan ngayon. Panginoon, kayo pong patuloy na kumilos sa aming pong mga puso, sa aming pong mga isipan, Panginoon, na susundin pong ito, Panginoon, maitoon po namin ang aming pong puso at isipan, ang pong buhay pa namin, Panginoon, sa pagsamba lamang po sa iyo, sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na anumang hadlang, anumang po, Panginoon, ang mga balakid na maaaring makagambala, Panginoon, sa aming pong pagsamba. Sa pangalan ni Jesus ay sinasaway po namin, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po patuloy na mataas, ikaw po, Panginoon, patuloy na mahayag, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong pangungusap, Panginoon, ang siyang manatili, Panginoon, sa kalagitnaan po namin ngayon. Maunawaan po namin ang iyong mensahe, ang iyong salita, at maagamit po namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pong buhay. Lahat po, Panginoon, ng itatayo mo sa harapang ito, mula sa magsasalita, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga tutugtog, mga awit, magbibigay, Panginoon, special number, Panginoon. Lahat po, Panginoon, mananalangin kayo po patuloy mamuna, kayo po, Panginoon, patuloy maghugas sa aming Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, karunungan, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan, ng magawa po namin, Panginoon, ng pagsamba, Panginoon, at tulad na pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Dalahan po namin, Panginoon, ang kabuuan ng programa ito na kayo po ang patuloy na kumilos. At mga Panginoon, lumabas po kami sa lugar na ito na may pagpapala sa aming mga puso. Nagkaralakan, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa tangong matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Lagi lagi lahat.
Sumayaw, 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 sumayaw
Sa'yo na ang sumigaw. Pinagulaan
Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagkulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang salaping ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito.
kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy, mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Millennial po to, ano mga millennial?
Ayan, siguro, nakakatag po tayo. Nagandito po yung mga millennial ngayon. Yung mga cellphone nyo, yung mga Bible po yan, ano po. Ayan. So, tingnan po natin. So, yung binabanggit po na konsepto na pagtitiwala, pinagtatiwalaan, ano po, meron pong manglalakbay. So, yung kanyang pag-aari, taas mo lang po, thanks. Yung pag-aari niya po ay pinagtatiwala niya sa mga alipin ng mga pinagtatiwalaan. Ayan. Salamat po. So yung pinagkatiwalaan, may binigay ang kanyang Panginoon na una, 5,000. Pangalawa, 2,000. At yung isang huli, 1,000. So ibinigay niya ang kanyang ari-arian upang ipamahala. So dahil darating yung time, siya ay magbabalik. At ipagsusulit ng bawat isa yung kanilang kakayanan. Ano po? Kaya hindi pantay-pantay. Bawat isa, merong kakayahan. Maalis sa kanya talaga, 5,000, kaya niya i-manage. And then, yung pangalawa po, 2,000, kaya niya i-manage. Ayos sa kanyang kakayahan. And then, yung huli po, yung isa, yun yung kakayahan niya. So, sa kakayahan po na yan, ayon sa may-ari, alam niya yung capacity noong kanyang pinagkatiwalaan. So tayo po mga mananampalataya na merong pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Merong binigay ang Diyos para ating gamitin, pagyamanin, paunlarin, at maging ito ay pagpapala. So ano po yun? Ikaw at ako ang nakakaalam sa sarili mo. Diba? Kilala mo yung sarili mo, ano yung binigay ng Panginoon sa iyo. So sa talata po na binanggit, lumapit agad ang tumanggap ng 5,000. At yun nga, dahil sa pagbabalik ng ng kanyang Panginoon, yung may-ari, so nakita niya na pinagmamalaki niya na meron siyang kinita. Yung 2,000 lumapit din at nagsulit, ipinakita niya, ito po yung binigay niya sa akin na kumita na 2,000. Pero may isa po, may isa na lumapit at nag-initiate siya na alam niya na may-ari ay pipitas na hindi niya dinanin at ito ay hindi siya nagbubukal pero kukuha siya. So alam nung isa na gano'n yung kanyang amo. So dito po makikita po natin ano po. So dapat magbabago yung buhay ng tao na ito kung ginawa niyo po yun. So kaya nga, yung tinatawag na steward, no? Ito po yung mayordomo na pinagkatiwalaan sa kanyang ng kanyang Panginoon upang pamahalaan ang kanyang buong pag-aari. So dumating nga yung time. Kaya nga, may dalawang apat na bagay, ano po? O tatlong bagay sa isang empleyado o sa isang alipin. Yung oras, time, di ba? So, pinagkatiwalaan, may tiwala ang amo sa kanya, yung oras.
time. Ano po? Mahalaga yung oras. Yung oras ay eternal. Maring yung pusa patay na, pero di ba? Buhay pa. Yung oras tumatakbo pa. So kaya napakalaga po ng oras. Kanina, nagpamadali ako. Sabi ko, may hatid. Sundo pa ako. Ano? Diba? Napakalaga po ng oras. Mabilis. Pag-isip mo na maga. Mabilis ang araw. Mahilig na. So yung oras. Yun dito po, yung time na sa kanyang pagsusulit ay sa kanyang pag, ano, hindi niya po nagamit. So bakit? Kasi nag-initiate na lang siya. At kanyang itinabi yung pera ng kanyang amo. So kaya nga yung pagsusulit nga, eh, sinabi dun eh, na dapat, dapat inilagay mo na lang sa bangko para tumubo. Yung sabi, tumatakbo yung oras, tutubo pa yun. Di ba? So yung dalawa, yung 5,000 tsaka 2,000, kumita, tumubo yung kanilang, kasi pinangalakal nila. Yung kakayahan nila, ginamit nila ayon sa kanilang kakayahan. Pero yung isa ayon, hindi niya na-take yung kanyang responsibility. So kaya nga may freedom po, ano? May kalayaan din eh. So yung limitasyon sa mga ginagawa. Kaya napakalaga po ng oras. Yung oras po, tuloy-tuloy. Di ba? So ngayon, ginawa mo, mamaya tapos na. Sabi ka, napakabili kung pakyawan pala yung gawain sa trabaho. Kapag naka-plano, eh, talagang magagawa lahat. At yung mayari, magpapagawa, alam niya kung kailan matatapos. Dahil may oras na may araw na inilagay. Diba? May araw na sinabi. So yung pinagkakatiwalaan. Kaya yung oras, gamitin po natin. Ano po? Gamitin natin, consume natin na mag-benefit. Kaya doon sa dalawa, binanggit niya eh. Sabi ng Panginoon, okay, napagkatiwalaan ka sa maliit, bibigyan kita ng ano, pamamahalaan kita sa malaking bagay. Sa malaking ano. Ibig sabihin, merong standard, merong antas ng pagtitiwala ang binibigay ang may-ari. So ganun din ating Panginoon. Binibigyan niya na mas mataas na pamamahala. Di ba? Kung tayo po amo, hindi natin ipamamahala yung nasasayang. Di ba? Nasasayang na, bibigyan mo pa? Hindi. Gagalit ka. So, yun nangyari po doon. Ganun ang nangyari sa tamad at masamang alipin. So, sa ano po, sa Revelation, nabanggit po yun. Revelation 21 verse 8. Diba? Sa pahayag. Number 1 siya sa listahan. Bakit? Sino ba siya? Diba? Sabi doon sa Revelation, malagay mga kasasakitin na duwag. Diba? Sabi doon, duwag. Kasi natakot siya. Binawin niya yung kanyang pero binigay sa kanya na 1,000 nitong pera. Diba? Natakot siya. Sabi niya, natakot po ako. Binawin to. Oh. So kung titignan natin, timeline, sino-sino ba yun na nandun? Di ba? Ayun, mga nagpasasa sa kahilayan, mga mamatay tao eh. Yeah? Revelation chapter 21 verse 8. So titignan po natin. So yung tamad pala, yung tamad, yung masamang alipin, nandun siya sa Hades. Meron ba dito tamad? Minsan, ano po eh, alam niyo po, di ba may kainan? Ay, mamaya, may kainan, di ba? At gano'n sa bahay. Sa bahay pa lang, kasi mapupunta po yan sa church eh. Sa bahay pa lang, kapag ang hugasan, ang dami kumakain, hindi naghuhugas. Tamad po yun. Di ba? Yung Biblia, pinabanggit, tamad yun, binigyan niya ng salaping dito, tinago niya. So dun sa, ano, duwag yun, sabi dun. Natakot po ako, kaya ako binawon. Eh, walang pakinabang yung gano'n. Di ba? Kaya sa bahay pa lang, pa-practice po, di ba? Pinapractice, misa, kami nga eh. Magkakapatid kami dati. Sabi ko, parang ang dami, tamad. Gano'n, lahat. Masipag tayo kapag ano,
sa bungangaan, daldala. Pero kapag hugasan na, taguan tayo. Di ba? Yung samantalang nag-uugas pa kasi ako dati, kaya alam ko yung ano, sabi ko, ang konti lang ng hugasan eh. Yung hinugasan ko doon sa Bible School, doon sa TBS, ang dami. Nakabasag pa nga ako eh. Sa sobrang bilis. Ganun. So yung pala, yung palang, meron palang binanggit doon sa Biblia, yung duwag. Maring baka nga yung faith niya, hindi niya ginamit eh. Yung strength niya, yung talino niya, hindi niya ginamit eh. Para ipanginakal yung binigay sa kanya, ng kanyang amo. Di ba? So one thing po, hindi atin lahat, ano po. Number one, hindi tayo may ari. Hindi atin yun. Ipagsusulit natin yun one time sa may ari. So ganun yung ano, yung binabanggit po dito. And then, pangalawa po, lahat ng meron po tayo, hindi atin. Hindi atin, ano po? Cellphone, sasakyan, maging buhay natin, hindi atin, hindi tayo may-ari nito. Hinirap lang natin ito sa Panginoon. Pangalawa, tayo po ay mapagkatiwalaan. Kaya tanungin mo nga katabi mo, mapagkatiwalaan ko ba? Amen. Ha, mapagkakatiwalaan ka ba? Ganun mo. Amen. So kung mapagkakatiwalaan po, binanggit niya dito eh, di ba? Tapat at magaling at tapat na alipin. Di ba? Good and faithful servant. So napakaganda siguro sabihin niya, maging tapat po tayo. Kahit na mali talaga, iyanong po natin. Minsan, yan mo, kung mali ka, di patunayan mo, mali ka talaga. Di ba? Pero hindi ka tamad. Di ba? Maghuhukis ako. Di ba? Maglilinis ako. So yung kasipagan po, minsan, ano din yan eh. Minsan, sabi nga eh, kapag tamad, yung tamad daw po, itabi mo dun sa may masipag. Mahahawa eh. Sinuhawa. Nahawa yung tawag na gano'n. Hindi. Ibig sabihin, yung kasipagan, maano yan eh. Diba? Kaya minsan lumaki na, sabi ko, lumaki kaya yung bata na to. Hindi naghuhugas, hindi naturuan. Diba? Sabi ko, paghuhugas pa lang eh. Kasi darating sa time na punto, na yung ano, magkakaroon ng, kumbaga parang hindi maayos eh. Hindi maayos na paglaki. Kaya nakakalungkot po kapag lumaki yung bata, lumaki na ano, hindi man lang natutunan, di ba? Ang hirap turuan nun. So, ganun. Kaya nga sa bahay pa lang, tapos pagpunta sa church, di ba? Pag pupunta po tayo, pupunta sa church, di ba? May matutunan at matutunan eh. Pero dapat dun pa lang sa bahay, natutunan na ang bata. Meron ba ditong naghuhugas ng plato? May ako maghuhugas mamaya, di ba? Di ba? Ako maghuhugas. Base lang. Base lang. Di ba? Ibig sabihin, yung pag-ano po, yung kasipagan, ayan. Kasi walang Kristiyano tamad. Ako naniniwala ako nun eh. Hindi lang natutunan. Hindi lang ayaw niya lang. Ayaw niya lang. Ayaw niya lang. Pero kapag mananampalataya ka na, hindi ka tamad. Hindi ka ano ka, di ba? Ano ka, yung maayos ka. So, yun. So, pangalawa po, ano? Pinagkakatiwalaan. Then, pangatlo po, sabi po, yan, pangatlo, meron pong pagsusulit. Kung hindi tayo may-ari, mapagkakatiwalaan tayo, ayan, may pag-accountable, yan. May pagsusulit po tayo. So, dito, yung nagsulit, di ba? Tatlo po sila. So, dumating yung may-ari. Siyempre, magsusulit sila. Proud ba? Di ba? Yung dalawa proud eh. Yung isa, natakot, kinabahan. So, sa mga estudyante, meron tayong pagsusulit. Ako, nag-exam ako eh. Review ako ng review, bagsak ako. Di ba? Nag-review ako nun. Yung pala, hindi tumatanim sa isip ko. Bakit? Kasi kulang yung time. Dapat, sabi nga dun, kapag meron kang kakayahan, oras, gamitin mo na.
review ka, memorize mo. So kapag dumating yung time na exam, na pagsusulit, kahit na paikot-ikutin yung question, kaya mong sagutan, di ba? Hindi ka mangangodiko, hindi ka mag, ano, mangangopia. So mga estudyante, ano, merong pagsusulit, merong test, merong thesis, merong ano, exam. Ngayon, handa ba kayo, mga estudyante? Ha? Taas nga mga kamay ng mga estudyante dyan. Ayan. O, pero exam, ha? So, mag-review, adjust, mag-adjust ng time. Yung oras. At gamitin para pag dumating yung pagsusulit, haharap ka sa isang pagsusulit, kahit balik-balik ta rin yung question na yan, masasagutan at masasagutan yung question. Diba? Magiging mataas kirado mo. Yun ang example. Accountable. Maging accountable tayo sa oras, ano pa, time, yung talent. Yan. Yung talento na meron tayo. Meron tayong kakayahan talaga eh. Bawat isa. Yung kaya ko, hindi mo kaya. Yung kaya mo, hindi ko kaya. Diba? May skills. Ayan. May skills. Kaya dito yung dalawa, may skills eh. O ito, diba? Proud kami. Pinagsulit. Umarap sa kanyang ano, sa kanyang amo na ito yung nangyari. Diba? Kaya napakahalaga po nung reporting. Ayan. So, sabi nga, katatapos lang ng ano, paggawa sa bubong, yun, sabi ko, paano mag-report to si Forman? Sabi, inisip ko, paano pala, dapat pala, one time na nag-ano po, meron talagang details ng reporting. Kasi napakahalaga po ng reporting. Sabi po ni Sema, diba, ano, sabi niya, transparency is reporting the results. No matter what they are, all results are meaningful. So, ibig sabihin, kapag tayo ay totoo, magsusulit, ano tayo? Yung i-re-report natin, ilalathala natin kung ano yung ating mga nagawa. Di ba? Kasi meaningful yun. Lahat ng report, meaningful. Kaya mas organization, kapag walang report, ang gulo eh. Di ba? Alam, report. Yung iba, napakaganda may report. May report sila, quarterly. January, February, March, report na. Diba? Yung iba naman, yearly. O, quarterly. Ay, ano? Annual. Diba? So, yung reporting, napakahalaga po nun. Sabi ni Dibot, diba? President ito ng JJ7.com Incorporated. Sabi niya, all the results are meaningful. Sabi niya, transparency is reporting the results no matter what they are. All the results are meaningful. Ayan. Napakalaga po na pag-uulat. Kasi kapag nag-ulat po tayo, ay makikita yung dapat nating ayusin. Maring kulang, di ba? Ayun nga, nawalan si Pastora. Eh. Sabi ko, inisip ko, paano yan? Ang laki yan ah. I-re-report po natin kung ano man ang mali o merong kulang o ano, diba? Para pagdating ng time o gano'n pala nangyayari. Kaya nga i-ano po yun, i-details. Bisan ako nakakalimot eh. Ganun. So kaya yung reporting, marami po tayong gawain, di ba? Magre-report po tayo. May Bible study ako dito. Ganito yung nangyayari, di ba? So, dito pa lang naayos na po eh. Yung result. Kasi pag dumating doon sa punto na ano, meron pa lang hindi nahalagaan. Kasi meaningful, ha? Magiging resulta kung ano yung pangit man yan, magiging meaningful po yan. Makabuluhan. Pangapat po, sabi doon, o maging matalino. Wise. So, wise, big sabihin,
Yung talino na meron binigay ang Diyos, gagamitin po. Gagamitin natin. Kasi bawat isa sa atin meron tinatawag na instinct. Eh. Merong talino na binigay ang Lord para gamitin po natin. Galing sa Panginoon. Huwag lang dito, no? Kasi ang katalinuhan sa mundong ito ay kamangmangan. Pero kapag yung talino na nagmumula po sa Panginoon, magbe-benefit ang bawat isa. Yung isa na ginamit mo, lalago. Lalago at uunlad. So, ibig sabihin, nagbe-benefit. Tumutubo. Tumutubo ang productive ang iyo ginagawa. Di ba? So, ito pong last na binanggit doon, di ba? So, yung isa na hindi na pagkatiwalaan dahil tamad at masamang alipin, nandun siya. Hinagis. So, dapat maging wise. Wise na gamitin, maging productive ang binigay ng Lord sa atin. Ayan. So, ano ba yung binibigay ng Panginoon para maging magpo-produce tayo? So, ikaw at ako nakakalam. Ikaw nakakalam sa Panginoon. Kumbaga, ano po ito? Meron po tayong response accountable sa Panginoon. Kaya darating po yung time, magsusulit tayo ano yung ating ginawa. Amen. Kung ano yung ginawa mo ngayon, ipagsusulit mo yan sa Panginoon. Kaya napakaganda pakinggan, kapag sinabi ng Lord, magaling, di ba? At tapat na alipin. Naging tapat ka sa maliit na halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Amen. Ang pinakamaganda rin sinabi ng may-ari, makigala ka sa aking kagalakan. Makihati ka sa aking kagalakan. So kung ano man yung resulta na ginawa mo sa Panginoon, masaya ka. Di ba? Kasi yung mga hindi masaya, yung may ginawa ng hindi maganda. Sabi nga, nag-offer, di ba? Si Cain at si Abel, ang handog ni Abel, kinulong din ng Diyos. Bakit? Kasi masaya siya. Ino-offer niya kung ano yung mas mahalaga at katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero si Cain, ino-offer niya yun lang. Para sa kanya, ganun lang yun. Pero mahalaga yung mas higit. Kumbaga may standard si Lord sa pagtanggap kung ano yung ino-offer natin sa kanya. Kasi dugo yun. Di ba? Nag-buwis ng buhay. Itil ng buhay ng hayop, ilalim niya yung dugo. Sabihin, katanggap-tanggap sa Lord. So yung buhay pa natin, kahit madugo na, tutuloy tayo. Di ba? Hirap na. Tutuloy tayo. Sabihin, maglilingkod ka. Ang paglilingkod po, pag hayo, hindi lang po pasyal-pasyal. Ganun. Talagang, ano yung buhay, pagtsatsagaan mo, minsan iiyak ka lang eh. Di ba? Iiyakan mo eh, di ba? So may sakripisyo. So kaya ang binanggit doon kay, binanggit sa kanya eh. Eh kung sabi doon kay Cain eh, kung tama yung ginawa mo, di magsaya ka. Oh. So hindi siya nagsaya, di ba? Meron siyang eagerness sa sarili. So yun yung kaaway. Kaya nga tayo kapag naglilingkod po tayo, maging katagahugas ka lang ng plato. So, gawin mo masaya. Gawin mo kung ano yung kasayang. Kasi kapag sa paglilingkod po, sa mga binibigay ng Panginoon, nakikihati tayo, kahati tayo ng kasiyahan galing sa Lord. Kumbaga yung saya ng Panginoon, nakatanggap-tanggap, yung magaling at tapat na alipin, di ba? Makihati ka sa aking kagalakan. Si Lord po yun. Pinupunuhan niya tayo ng joy, yung ang tawag dyan ay sense of joy na nagmumula sa Panginoon. Nag-umapaw yun. Nag-umapaw galing sa Panginoon. Kaya kapag naglilingkod ang bawat isa, di ba, may kagalakan. Masaya. Kasi galing yung kay Lord. At hindi yun nababayaran ng pera. Kumbaga treasure yun. Kaya nga, di ba, gold, sabi doon, pero sa laping ginto, ibig sabihin mahalaga.
So yung buhay natin, pinahahalagahan ba natin? Kasi darating yung time, magsusulit tayo sa Panginoon. Minsan talaga yung ano yung mga ano yung mga tawag to simple ano di sa simple desire. Eh huwag tayo magpaalipin doon. Meron tayong treasure na iniingatan galing sa Panginoon at ibibigay ng Lord. Mag-umapaw yung kagalakan sa atin at magmamanifest yun sa mga makakasalamuhan natin. Di ba? We are ano, vessel. Ibig sabihin sisidlan. Ginagamit tayo ng Panginoon. Ngayon kapag ginamit tayo ng Panginoon, malalaman natin yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na ito ay ipamalas. Diba? Ube-benefit po yun. And then yung pure, purity. Nandun po sa pagtatao. So yun ang halaga. Diba? Kaya magpakasipag po tayo. Kasi yung paghayo natin, ito, nag-adjust-adjust tayo, ganito. Eh kung dumating yung time, malaki na pala venue. Diba? Ano yung dala mo? Sino yung kasama mo? Ngayon, sarili pa lang natin, di ba? Kaya nga meron tayong devotion. Tuturuan natin sarili natin. Di ba? Magtsatsaga tayo. Titreasure natin yun. Darating yung time, hahayo tayo. Lalabas tayo. Ganun po yun. Kumbaga, tingnan nyo po yung scenario. Di ba? One time, na ganun po dito yung kabataan, di ba? First time. Jaywalkers. Ganun. So, maano po tayo. Lumalago. Dapat hindi tayo binabaon, hindi natin binabaon yung binigay ng Panginoon sa atin na mahalagang bagay, yung treasure na gusto ng Lord ay mga umunlad, yumabog. Di ba? Total, kilala mo naman sarili mo kung paano mo kinilala si Lord, gamitin mo. Magaling ka kung saan ka mahusay, may magbe-benefit. Di ba? Mahusay kang tumugtog, mahusay kang kumanta, mahusay kang magluto. Lahat ng mahusay na meron ka, alam mo yun. Si King David na mahusay siya sa tirador, di ba? Sarap mong ano, pabagsakin gulay, di ba? Eh, magaling na mahusay siya, di ba? Sabihin, capacity niya, kaya niya. Dahil may tumutulog sa kanya, ang Panginoon. So, ganun po tayo. Ganun, test mo natin sarili natin. Lalakad po tayo sa isang direksyon na kung saan ay mayroong treasure, ano? Tine-treasure po natin bawat oras, kaya mayroong time. Ano pa? Talent. Yung talento natin, space natin, gamitin natin para umunlad at ano, maging pakinabang sa marami. At yung kasiyahan ng Panginoon ay maging kahati tayo. And then yung treasure na meron tayo. Ano pa tine-treasure natin? Sa ngayon, di ba? Panahon ng pandemic, may tine-treasure tayo. May iniingatan tayo. Di ba? Baka may mag-lockdown. Di ba? Yung ganyan, may mga kaisipan. Paano pag nangyari? Di ba? Minsan, gera na lang hindi pa natutupad. Di ba? Paano pag dumating yung mga time na gano'n? Meron ng gera, meron pang tsunami, meron pang lintot, meron pang vulkan. Di ba? May pandemic pa. Eh, parating na si Lord. Kaya yung masabi, talagang naranasan natin yan. Di ba? Paano dumating yung worst na scenario na hindi ka handa? Yung time mo, hindi mo nagamit. Dapat ganyan, nagdi-devotion ka. Di ba? Minsan makikira pag-devotion, parang ano pa. Bukas mo yan sa cellphone, ang dami mo nakikita, bakit gano'n? Na-enjoy mo yata. Di ba? Minsan tinete, sabi ko, bit ganito. Dati hindi naman ako gano'n. Di ba? Kasi dami ng ano eh. Media, marami kang makikita, marami kang mga ano. Baka naubos yung oras ko ah. Ganun. Pero minsan tinetest ka, sabi ko, pinag-aralan ko, maglalaro nga ako, subukan ko. Ano ang magiging resulta? Ala, ubos oras eh. Ubus oras. Sabi ko, ganun pala ang ano, ganyan pala. Pero kapag alam mo na, nangyari na, ganun na, ngayon ka na, mag-isip ka na. Di ba? Mag-isip ka na kung ano na ang magiging kalagayan ng spiritual life mo. Sa ngayon, pag darating yung bukas. Ngayon, itsatsaga ka, basa ka. Eh, punuin mo ng ano, word of God, sarili mo, pagtsagaan mo. Di ba? Tinitration mo eh. Ngayon, magagamit mo yan pagdating ng time. Di ba? So, hindi ka manghihina. Kundi, laging may kagalakan ka. Kasi, pag sinabi niyo yung faithful, sabi na, magaling, tapat at nahalipin, naging
tamad ka sa maliit na bagay, pamamahalaan kita sa malaking bagay. Kasi, ay, ano ba, iningatan mo eh. Pinalagaan mo. Ngayon, makihati ka sa kagalaman ko. Diba? So, sarap nun. Kung may amo tayong gano'n, nakikihati tayo sa kagalaman, bibili siya, todo, todo, sa ano ka, ano ka. Diba? Libre kita. So, ganun po yun. So, one thing, ingatan po natin, hindi po tayo nagtatago, nagtatabi ng hindi mapapakinabangan. Dapat ipanangangang, ipangangalakal natin yung skills natin, yung kakayahan natin, at yung binigay sa atin ng Panginoon. Para tayo ay magsulit na may kagalakan. Diba? Napakasarap kaya nang pagsusulit ko, eto na. Kaya kung may project ako dati, sabi ko, pag project, gagawin ko yan, tatapusin ko. Kahit mahirap, sabi ko, mag-iisip ako na ano magandang idea para pag pinresent ko sa teacher, eh, ako nauna. Pero yung sumunod na, mas maganda na sa kanila kasi nakakuha na sila idea. Diba? Ikaw ang naunang present, nakita nila, may idea na sila, o di, mas maganda sa kanila, okay lang. Kasi nag-report ako. So, ganun. Kaya mababa yung grade. Okay lang. Diba? Sabi, may kasiyahan ka. Yung kasiyahan na meron po tayo, galing po yung kay Lord. Hindi yan na, ano, kumbaga, ang tawag dito? Feeling well, di ba? Feeling well ka. Masaya ka. Ayan. Kasi galing yun sa Panginoon. Yun ang sikreto. Kaya treasure po natin yan. Di ba? Mga estudyante, kayo, mga nanay, di ba? Mga tatay. So, ano yung tinitreasure natin as of now na kaya nating palaguin, di ba? Palaguin natin at mapapakinabangan ng marami. At tiyakin natin, masaya ba tayo? Kasi kapag masaya tayo, treasure po yun. Hindi yun na kukuha kong saan-saan lang. Kasi ikaw nakakaalam at ang Lord. Kayong dalawa nag-uusap. Masaya ka dahil binigyan ka niya ng kabahagi sa kasiyahan na meron ka. Ganun po. So, yun po ang dapat na makita po sa atin. Kaya nga kapag may ginagawa po tayo, ang magiging result niya, pag natapos yung lahat ng ginawa, masaya ka ba? Success. Di ba? O ilan ang naligtas? Di ba? Mga ganun. Sabihin, mayroong result eh. May kasiyahan. May kasiyahan po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, lahat po, gagawin po natin ng may ano, kasipagan, katsagaan, di ba? Eh, nasa ano po yun, bunga ng espiritu, di ba? Pag-ibig, katsatsaga. So, number one talaga yung love, eh. So, ang pinakahuli nun, yung pagpipigil sa sarili. O, dahil ikaw yun. Kapag nangyari yun, ginawa mo yun, ayun na. Mayroon po tayong report na result galing po sa i-present natin sa Panginoon na masaya po tayo galing. Kaya binibigyan niya tayo, kabahagi tayo ng kagalakan ng Panginoon. Ayan. Siguro wala na akong tamad, ano? No? Aware natin yung tamad na yan. Ganun. Yung masipag, yung matyaga, yung ano, magaling at tapat na alipin. So, binigyan po tayo ng antas ni Lord, yung bawat isa, tataas yung level. Kasi pamamahalaan pa raw eh. No? Pamamahalaan, may nakaralaang posisyon ayan, sa Panginoon para mamahala. Ayan po. And then yung treasure natin, yung kagalakan na lumumala sa Panginoon. So yun lang po, tayo po tumayaw yung lahat at manalangin po tayo. Siguro, ikaw at si Lord nakakausap mo ngayon. Ganito po, meron kang nakikita ng pagkukulang. Maring natanaw mo na yung sarili mo, saan ka nagkulang at ano ang gagawin mo hakbang para gawin yung pangangalakal. Ibig sabihin, maging productive po tayo sa ating pag-aaral,
sa ating business, sa ating kalagayan na ikaw ang kung ano yung ginagawa mo, may accountability ka sa anak, may accountability ka sa yung sa paligid, sa mga kasama mo, comment ko workers mo, di ba? Ikaw nakakaalam nung. So, nais lang naman ang Panginoon, maging yung kasiyahan niya, eh, mag-manifest sa buhay mo. So, i-treasure, di ba? So, bigyan po natin ang response, ano po? Lumakad ka, humakbang ka sa Panginoon para magawa mo yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Tunay po, Panginoon, na dakila, Panginoon, na ang pag-ibig mo sa bawat isa. Batid mo, Panginoon, na kami ay matuto sa iyong salita, Panginoon, para pahalagahan namin mga pinagkakalabo po sa amin. At dalangin ko po, Diyos, na patuloy na makagawa po kami, Panginoon, ng naaayon, nararapat, Panginoon, sa iyo pong umbasan, o Diyos, maging po, Panginoon, sa mga responsibilidad na binigay mo po sa amin. Dalangin ko po, o Diyos, na magawa mo ng bawat isa, Panginoon. Kaya ito po, Panginoon, meron po estudyante, magamang kulang, Panginoon, sa oras para magpursige, bigyan niyo po, Panginoon, ng kasigasigan na magbasa, mag-aral, at magsaliksik pa, Panginoon, sa pag-aaral para po mga tutunan, Panginoon. So we pray, Panginoon, maging yung mga mother leader, dalangin ko po, o Diyos, na guide po sila, Panginoon, sa kanila po gagawin, Panginoon, para po i-treasure, Panginoon, yung oras, yung talent po nila, yung kakayahan nila, skills nila, maging po, Panginoon, yung kanilang iniingatan, Panginoon, sa kanilang buhay. Dalangin ko po na ito po ay lumago at magbunga, Panginoon, at kung harap man sa iyo, Panginoon, sa pagsusulit, dalangin ko po, o Diyos, na iyo pong kalugdan, Panginoon, at tanggapin, Panginoon, ang kanilang taos puso ang paglilingkod na ginagawa. So, ganyan din mga tatay, mga young adult, Panginoon, dalangin ko po, tulungan niyo po sila, Panginoon, na umarap at maging responsable sa kanilang buong tungkulin, Panginoon, bilang ama ng tahanan. At ganyan din po, Panginoon, kanilang hanap buhay, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kaisipan, Panginoon, na ito po ay lumago, paudla rin, Panginoon, ang kanila po mga tinatangkilin, o Diyos. Kaya tinatalangin ko po, o Diyos, gamitin niyo po sila wholeheartedly, Panginoon, sa kanilang mong buhay, maging kasangkapan po sila, Panginoon, ng katwiran at tunay, Panginoon, na tumatayo, maninindigan, Panginoon, na gagawin ang magtatapat na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. So maraming salamat po at pinupuri namin, pinasasalamatan na yung takilang pangalan. So tangan pangalan ng Jesus. Amen. Ibig mo sa akin wala.
Para pangalan natin ang Panginoon.
Kaya hindi sila na natili doon, sila ay alipin
nagtatawag ka kasi kailangan to iayos yung dadalhin para mamaya kasi para bukas nakahanda na. Hawak na niya yung mic. Ano gagawin? So, that's the choice. Kaya hirap na hirap yung loob niya. So, di lalo naman po ako na talagang hindi ko alam kung sabi ko, Panginoon, sa iyo ko lang lahat ito pinaubaya kasi kung hindi parang umiyaw, parang gusto kong ano, kasi lagi na lang ganon. Pero, hindi, in summary, hindi inayaan ng Diyos na puro ganon ang gawin sa kanila. Kundi binago ng Diyos, dinumating yung time na pinamili sila ng Panginoon at ako yung ginamit. Mamili kayo kung kayo ay sasama ba sa G or dyan sa amo nyo. Kasi kailangan na natin magdesisyon ng tama noong time na yon. Kailangan kasi hindi ako pwedeng pumunta sa isang gawain na hindi ko kayo kasama. Ngayon kung hindi kayo sasama, hindi na rin ako pupunta. Nakakaya isang church, isang gawain na para almost 5 years, 6 years, 7 years. Hindi ko kayo madala sa gawain. So magdesisyon na kayo ng tama. Ano yung talaga? Saan ba kayo? Praise God. Kahit magalit yung amo niya, sumama po sila 2 days. 2 nights, 3 days. Alam niyo po, ayun, naapekto niya ang trabaho. Hindi na sila ginawang monthly. Ginawa na lang na per araw. Yung pasok nila, ayun na lang babayaran sa kanila. Nung malaon, ginigipit na, mahirap na yung trabaho nila. Hindi na maano. Doon nila naisipan, nag-decide na. Kahit dumalim sa maliit na halaga, magsimula sila. Po, ang Diyos nakita yun. Nakita pwede sila pamahalain. Naging faithful, naging tapat sila sa Diyos. Nakita nila yung unang tinignan ng Lord doon, hindi yung pagbibigay nila. Ang unang inandong nila, kagaya sa Psalms 50, yung pagsamba, yung talagang buhay nila na ibinigay nila sa Diyos. Napakamahalaga po na yung buhay natin, yung una natin inihahandog sa Diyos. At kapag ikaw ay nasa Diyos na, walang bagay na hindi mo na kayang gawin. Bakit? Sa laki ng pananalig at pananampalataya mo sa Diyos. Oh, noon niya, 20 pesos, hirap na hirap nilang ibigay. 10 piso, 5 piso, hirap nilang ibigay. Kasi kailangan na detinero sa kura, kailangan pabili ng gamutin sa kura, kailangan bambayad na rent nila ng kanilang bahay. Kaya hirap na hirap nilang ibigay yun. Hirap na hirap din tumayo sa pulpito. Pero alam ng Diyos na nakita ng Diyos na kaya silang pamahalain sa 5 milyon. So, ayan. Ano nakita? Sabihin na natin, huwag tayong mag-expect na maliit. Kasi yung pamamahala, ano nakita? Ba't niya hindi mo masabi? Nakabili ng lote, nakabili, nakapagpagawa ng building, nakabili ng sasakyan, nakabili pa ng another lote, at ngayon nakabili pa ng 2 hektaryang lupa. Hindi mo na kailangan sabihin sa Diyos na, Panginoon, salamat na bigyan mo ako nito para meron akong magamit. Kundi, kung sanang ibinubo sa kanila ng Panginoon kung paano nila maiipon yung mga kailanganin na dapat nilang ipunta. So, ang Lord, yun, kagaya sila nung 5,000 na ipinalik yung 5,000. Napagkakatiwalaan, mabuting katiwala. So, kailangan po tayo, huwag tayong pumanis doon sa nagbigay o pinagkatiwalaan ng 1,000. Hangal! Duwa! Hindi magtamad, hindi ka mapagkakatiwalaan. Sakit, di ba? Sa konting halaga, hindi ka mapagkatiwalaan. Mahirap yun. Sa mga Kristiyano, hindi tayo dapat ganyan. Lalo na sa pagbibigay kasi, yung nakikita ng Diyos, yung puso natin kung karapat dapat ba or hindi tayo dapat pagtiwalaan. Kahit iniisip mo pa lang, alam ng Diyos yan. Kung tayo magiging takot sa pagbibigay or duwag nanghihinayang sa pagbibigay sa Diyos, parang mahinayang din si Lord. Kasi ayon sa sukat ng pananampalataya natin, ayon sa sukat ng ibinibigay natin, ayon sa sukat ng binhi, hinihasik natin yun, minungaanihin natin. Kaya, tayong matuto po tayo, ako malakas makita nyo, pero sa
stress po ako. Medyo high blood po ako ngayon. Ano ako, pero sa biyaya ng Lord, nakakatayo ako, tumatatag kahit ganon. At ay, ba't niya kung tawag sa akin, pinauuhin ako. Umi ka muna. At dito, so, hindi ko po, sinasarado ko po yung tenga ko. Gusto kong ano. Pero, alam ko, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Dahil na ang Diyos po ay mapagmahal. At nakikita naman po ng Diyos yung puso natin. Sige na yung lahat po ay tumayo. Panginoon, salamat sa pagtitiwala mo. Salamat sa pagbibigay, Panginoon, ng tiwala sa malaking halaga. Patuloy na makita mo, Diyos, sa bawat isa sa mga anak mo na hindi sila tuwag, kundi sila'y matapang, naharapin, na ibigay, Panginoon, yung mga hallelujah, ipinagkatiwala mo. At dalangin po namin, O Diyos, na hindi kami magsasayang, kundi patuloy po kami na turuan at tubugin kung paano kami, O Lord, mapapasayang mo sa mga ginagawa po namin sa iyo, lalo sa pagbibigay namin ng kusang loob at hindi napipilitan lamang. Alam namin, Panginoon, yung mga pinagmumulan ng aming kinikita. Hallelujah, yun po yung mas ibibless. Mas pagpapalain niyo pa po, Panginoon, kumpara nung maliit pa, pero ngayon nasanay na kami. Alam namin na mentras lumalaki yung hinihatik namin, Panginoon, at ibinabalik namin sa iyo, mas higit, Panginoon, yung ibinabalik mo para sa amin. As tinuturuan mo po kami kung paano namin magagawa yon. At salamat sa pagiging matatag sa pananampalataya. Masalamat sa matatag na pagsunod, hallelujah, sa mga alituntunin, Panginoon, na nais mo para sa amin. Nais mo ang bawat isa sa amin ay matugunan lahat ng mga pangangailangan. Kaya naman, ginagawa namin yung aming dapat gawin na hinihandog namin sa iyo. Hallelujah, abot sa amin makakaya, maluwag sa puso at hindi napipilitan lang. Salamat sa ipinagkatiwala mo sa amin na tigpa 5,000 na ibinalik din namin sa iyo, Panginoon, ang 5,000. Yung po'y maging pananampalataya na iyong mga anak sa CTTP Bundukan in the name of Jesus. Salamat sa mga biyayang tinanggap ng bawat isa sa amin. Kaya, nawa nagbigay ng aral sa bawat sa amin ang mensahang binitiwan po ni Pastor Delphine at ganoon din sa mga in-exert na yung lingkod na makita kung paano naging nakauhawan, kung paano naging bukas ang aming mga palad at ang aming puso sa pagbibigay or paghahandog namin sa iyo. Na alam po namin na masigit po, hallelujah, ang ibabalik niyo sa amin na masigit, liglig at tumahapaw na pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Pagpapalang ibigay niyo sa bawat isa, sa mga nagkaloob, O Diyos, patuloy na ibigay niyo ito ng higit pa, O Diyos, sa aming mga ibinigay. Patuloy po, O Diyos, na nananalangin kami na kayo'y aming makasama, patuloy mo kaming ingatan sa araw-araw na aming pamumuhay. Kayo po ang siyang magbuhos ng pagpapala sa bawat isa, kayo po ang siyang mag-ingat at magbigay ng kalusugan. Ganun din po, dinadalangin po namin ang aming pangwakas, ang pag-uwi, O Diyos, sa kanya-kanyang tahanan, kayo po ang siyang mag-ingat. Patuloy niyo po kaming gamitin bilang maging isang mabuting halimbawa, O Diyos, na isang Kristiyano.
Patuloy pong gamitin mo kami upang marami pa pong kaluluwa ang aming maakay, ang ating maakay para sa pagpapala at para sa pagpupuri sa iyo. Sa iyo po namin, O Diyos, tinataas na nagpapuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Siguro po, bago po tayo magpatuloy sa ano natin, mahilingan natin mga, yung mga kababaihan po na, pakikanyawin. Kaya natin 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 namin. Then, marami po tayong kapatiran ng nangangailangan panalangin, tulad po ni Nanong Miling na siya po ay opera na sa Thursday. Pag-pray po natin na yung pagkilos ng Panginoon at patuloy na sana malagpasan niya yung operasyon ito. And ipanalangin din po natin si tatay, si Tatay Edong. Panalangin po natin ngayon eh, may mahina pa rin po siya. So patuloy po natin ipanalangin na sana. Nandiyan ba si Sister Rachel? Si Ate Alice. Lumbas. Si tatay, so sana mapag-check up siya sa bukas. Then, patuloy siya palakasin ng Panginoon. Si nanay Alice at yung ano? Ha? So, Wednesday, quarantine. Pero malakasin mo si nanay Alice. Saka si Pastora, pag-pray din po natin si Pastora sa kanyang kanyang nararamdaman. Siguro hingin natin si kay Jan. I-pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po natin iduloy sa Panginoon. Ilapit po natin sa Panginoon lahat ng mga kahilingan, lalo na yung mga matao kay karamdaman na ang ating Panginoon po ang Diyos na nagpapagaling. Manampalataya po tayo na ipagkatiwala po natin lahat ng mga kapatiran ito na ang makapangyarihan kami ng Diyos ang siyang humipo sa kanila pong katawan nang maranasan po nila ito ng kagalingan physical, spiritual. So, paano sa inyo? Let's pray tayo ng panalangin. Aming Ama, pakasalamat po kami, Panginoon, sa aming mga idudulog ngayon sa iyo, Panginoon. Dahil salamat dahil kami po ay gagamitin mo, Panginoon, para magpagaling. Sabi mo, umayo kami para magpagaling ng may sakit, magpalayas ng mga demonyo, Panginoon. Piniklaim namin yan, Panginoon. Sabi mo, lahat ng hawakan ng aming mga kamay, ang tatagumpay, Panginoon. Piniklaim namin, Panginoon, ngayong umaga. Panginoon, ngayon, yung isang sundalo, Panginoon, ng araw, pinagaling mo, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Malayo yung kanyang pasyente, Panginoon, pero pinagaling mo, Panginoon, long distance healing, Panginoon. Ngayon, Panginoon, kine-claim namin yun dahil ang Diyos, ito ang Diyos noon, ngayon, at sa future, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayon, nag-release kami ng complete healing, Panginoon, kay Ate Alice, Panginoon, sabi niya, we release long distance healing, Panginoon, the name of Jesus of Nazareth. Nag-release kami, Panginoon, ng kapangyarihan binigay mo sa amin. At ganoon din, Panginoon, si Tatay Edo, Panginoon, nag-release kami ng long distance healing. At gagamit din doktor para bukas, Panginoon, na maging clear na siya. Pero ngayon pa lang, Panginoon, nagdidiklar kami ng healing. Kaya dami ito, Panginoon. Jesus of Nazareth, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ginagawad mo sa amin, Panginoon. Ganon din, Panginoon, kay Pastora. Nag-release kami ng healing. Ngayon, Panginoon, ginayon si Jesus. Tapatan mo natin ang ating kamay. Si Pastora. Sa pangalan ni Jesus, sa tingin ng sarili. Sakit, lumayo ka dyan, umalis ka, kung kanyang pinaramdam ni Pastora, espiritu ng sakit sa kanyang paha at sa buong katawan niya, umalis ka and deliver Jesus of Nazareth. Wala kang karapatan dyan sapagkat gagamitin pa ng Panginoong Jesus ang aming Pastora para humayo, magpagaling, at magbigay kalakasan sa lahat ng ma-encounter naming mga tao. Kaya wala kang karapatan dyan na mag-stay sakit sa aming Pastora. At sa lahat ng sino mang may karamdaman sa ating pamilya, si Titus Bukawi, si Nanang Bineng, darating kanyang operation sa linggo, sa this coming Thursday,
Hindi yung Jesus of Nazareth, magiging clear ang lahat ng katawan na lumining. Gumaling siya at magamit pa sa ubasan. Magpalakas ng mga nangihina, ginagamit siya sa kanyang ministry. Pag-massage, dinideclare namin si Nanang Miling magkaroon ng complete healing. At gagamitin ang mga doktor sa Thursday para alisin ang mga laman sa katawan ng Nanang Miling. Pagkatapos nun si Nanang Miling ay lalakas, gagaling, at muling magbabalik sa kanyang ministeryo. Kasama namin na humahayo sa kalooban ng Panginoon na gawing alaga ng lahat ng bansa. Panginoon, nawa po, lahat po ng magagalingin mo, Panginoon, mag-ministry, Panginoon. Dahil sayang, Panginoon, alam namin, Panginoon, sayang ang buhay kung magagaling mo nga, pero hindi naman mag-ministry, Panginoon. Muling babalik sa katakawan, muling babalik, Panginoon, sa mga masama, sa mga practice, Panginoon. Sayang, Panginoon, ang buhay. Kaya nang dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ang may sakit sa aming CTT family, Panginoon. Nawa po, kanilang puso, hindi na yung mag-Jesus na maging maayos, maging magaling din. Upang kahit ang puso at isip ay humayo. Upang mapakinabangan ng kagalingan. Wala, nagtitikil kami na walang babalik sa masamang ugali, sa masamang practice. Ang aming mga, kaya kami nagkakasakit dahil sa aming mga practice, Panginoon, sa pagkain, yung mga bawal kinakain namin, yung mga iniinom namin na bawal. Patuloy namin iniinom, Panginoon, kami ay pasaway. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. Ngayon, lahat ng masisigla dito, Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon kami discerning spirit. Kung ano yung makikita namin, naiinumin namin, kung nakakasama pa yun, o nakakabuti sa aming katawan, yun lamang namin ang inumin. Ganun din ang mga pagkain. Ngayon, bigyan mo kami discerning spirit na lahat ng kakainin namin ay makakalusog sa aming katupang katawan. Upang kami ay magamit sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapitbahay, at sa mga kamag-anak namin, Panginoon. Magpalaki mong lahat, Panginoon. Magkabitin mo kami ng sabay-sabay sa iba't ibang ministry, Panginoon. Maging kalakasan ng mga nangihina, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng malakas na Amen. Amen! Okay, pag-aaral namin, katakawan. Ipansin po yan, kami na pumara sa mga Po muna tayo. Pwede po bang iramin natin isang upuan doon na umiigaw? Pakita na nga po dito sa atin. Meron po tayong isang kapat nila na nagsa-celebrate na kanya. Birthday! Pangalawang bibu. Wow, sino? Ay, pangalawang. Ayan. So, ngayon po ay... Maligaya, 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 maligaya.
birthday wishes yung mga kapatiran. Yung iba naman po ay pakiano. Yung mga plato po natin, yung mga plastic at yung kailangan tugasan po na ano? Biertos. At may tuntungan. Yan, so tinatawagan po natin yung mga gustong mag... Sino ba ang gustong magbigay ng wish para kay Sir May? Lumapit na po dito sa harapan, isa-isa po tayo. Okay, next. Amina na.
isang babae. Gusto ko si Sakura. Sakura, baby Sakura. Ano, Ate Meme? Kailangan may pasayaw, ah. You have to be a suyura. Ate Meme. Basta Christian.
So yun ang aking ano. Tibali ng maya. Sa itibali naman sila. All in mind. Tibali ng mabaya, tibali ng COVID. Basta mayaman. Ay, basta naman. Ayun, God bless you sa iyo. God bless ka sa iyo sa pagtuturo mo sa mga bata. Tuloy ko lang yun. Amen. Ate Rosario, kanina pa lang yun. Ate Rosario, ikaw naman. Happy birthday, Maymay. Siyempre, si Maymay, napakalaki na po ng pinagbago. Sinabi nga po ni Pastora, 99%, yung 1% na lang. Siyempre, 1% na lang, makakarating ka na sa langit. Happy birthday, Maymay. Napakalaki na pinagbago po ni Maymay kasi dati po mabait eh. Thank you sa buhay mo kasi gumawa ka. Gumawa ka, masaya dapat. Magpapuloy mo lang mag-Sir Baylor. At saka yung handa ako sa makakalimutan. So, may isa sa mga katangian na nabe-bless kami is yung kasipagan mo, saka yung commitment mo sa paglilingkod sa Lord. So, sana patuloy kang pagpalain ni Lord at i-bless para patuloy mong magampanan ng maayos yung mga pinagkatiwala sa iyo ni Lord at pinagkatiwala ng ministry sa iyo. Then, ayun nga, kakibat noon, yung pagpili mo siyempre ng ano, ng maging life partner mo kasi alam mo naman masisira lahat ng ano ng ginagawa sa inyo Lord kapag hindi nakakakilala kay Lord yung ano yung mapapangasawa mo o mapapangkwero. So maging mahingat ka. Nakita mo naman yung mga naging sitwasyon, yung mga kilala mo, nakita mo naging problema, naging struggle na kapag isang tao, isang lumilingkod sa Panginoon ay pumili nang hindi nakakakilala sa Panginoon, mahirap talaga, baka maapektuhan ka. So, alam ko naman na hindi mo rin gusto yun, no? So, lagi mong pakawakan nyo na si Lord muna ang unahin mo sa ano. Then, wish ko rin na sana sa yung panalangin mo para sa pamilya mo, sa kabuong pamilya is maisama mo na rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi masarap din yung buong pamilya talaga is nakakasama sa pagsamba, sa pagbubuli, sa paglilingkod sa Panginoon. Sana ipanalangin mo rin yun. And lahat ng pangarap mo sa buhay, sana gamitin pa ni Lord yung buhay mo, yung talento mo sa pag-awit, yung talento mo sa pagtuturo. Napakalaki ng potential mo, napakalaki ng kakayahan mo para ano, magamit yung pananalita mo, yung talino mo. So gamitin mo yung maayos para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ingatan ka ni Lord, i-bless ka niya ng mabuting kalusugan, huwag ka magkasakit at patuloy mong makabot yung pangarap mo sa buhay. Happy birthday, God bless. Salamat Teacher May. Hindi na pinuloy ng Lord yung mga pangarap mo. Salamat sa buhay mo dahil pagpili ka ng pagkakarap sa music ministry. Tapos sa
Yung kagamit-gamit ka sa family. So, yung ate mo,
yung magiging ate nila na kukuntil na kaligayahan sa family katulad ni mami mo at ang buong family na makasama mo sa church, si daddy mo at yung si ate mo at si Lorenz ano? Yan, sa pamalitan mo at patuloy mo yung gawin at yung ginagawa mo dito sa CTTP ano pa, magbunga pa at maging nagama pa at dito ay mas lumago ka pa sa spiritual na buhay mo sa pamagitan ng paglilingkod mo sa Panginoon. So, salamat sa pinapagamit mo yung laptop mo minsan talaga lahat. So pagbarahin ka ni Lord at more blessings sa birthday mo na to. God bless. Happy birthday. Patuloy siyang i-bless sa lahat ng mga gusto niya at patuloy na pagpalaki sa lahat ng Panginoon.
Maging ang mga pagkain na ito. Panginoon, ay sa puso ni Lord, yung ano nyo, yung pagtulong ng bawat isa. So, bakit sa buhay, in-encourage na mag-pledge. In-encourage po na magbigay ng tulong para sa ating kung ano. Gusto po natin na hindi po isa, dalawa, tatlo, o limang tao lang ang magiging part, magiging involved doon sa gawain sa pagpapagawa, paggawain natin. Dapat po lahat ng kapatiran, lahat ng miyembro po ay magiging part. Kahit po malit lang po yung kaya ng English, hindi naman po tinitingnan ni Lord yung alabas na galing po sa puso yon. Kung lahat po tayo, yung mga piso, sa piso, limang piso, pagsasama-samahin po natin yan, makakabuo po tayo ng isang magandang kisame. So, kung lahat po yung magtutulong-tulong. So, lahat po tayo ay manalangin na pagkalumang tayo ng Panginoon ng puso na mapagbigay. Ngayon po, sa ating pong sa ating pong pagkain, meron pong mga naka-ready ka na yan. So, tulong-tulong na rin po tayo mamaya sa adab. O, ano mo si Erickson? Sa pag-ayos din po ng after po natin kumain, ha? Amen. O, na po yung ano, mga kananayan. Apo. O, na po kayo kumuha. Pahit din po tayo, ano. Tapos, mabilog na po tayo ganun. Announcement po, para po sa ating lahat, kailangan po tayo, may general cleaning po tayo sa church. Bawal absent. Sa Monday. Oh, hindi ngayon, Monday na po. Bukas. Okay. Yung mga ano po, yung mga boys po, pwede po paki-open po yung mga tables natin. Paki-ano po yung mga tables. Then, lahat po na nagpa-bautismo, praise the Lord, si Rosario po nabay na po para sa free. 180 pesos po, lahat po na nagpa-bautismo. Kasi darating na mamayang 3 o'clock yung frame natin. So, pwede na po tayo magbayad. At yung mga signatories po, yung mga leaders, mag-ano po tayo, mag-impirma po tayo doon sa ating mga baptismal certificate. Palakpakan po natin ang lahat ng mga nagbigay po ng mga pagkain. Si Kuya Matt, Mr. Asia, Sir Cherry, Rowena, at lahat po kung lahat po na nag-contribute para sa po sa ating masarap na pagkain. Kumuha lang po tayo ng pagkain ayon sa ating konsensya. Isipin po natin na ito yung malilit na lang. Kaya yung malinan na lang, marami pa naman dyan na ano. Pero pati ito sa labas. Ayan, sige, dyan na. Ayan. Pero malaki, okay na yung malaki. Maladirap na. Ayan,
worship tayo. Lumapit po tayo sa center table. Ang hindi lumapit, maghuhugas ng bigga. Ayan. So lahat po ng marites, kwento na po kayo. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.
Hindi, malamig eh. Tatlo kasi pindutan doon, makakakakakak. Ha? Tatlo yung pindutan. Yung normal pindut, ma? All. Kaya dapat kilala rin. Meron pa kaya sila, marami. Ako na lang alam ang video kaya naman tayo ang bulsa mo. Diba? Sino pumili? 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 S
Ay, pagpindot mo, natapakatagal yung tumulog doon. Bakit ka ng meron? Wala kasi. Pakalakas mo naman, Maymay, kaya ako mo naman, Macho. Okay, guys. Thank you.
Thank you.
kanta daw. Thank you.
Thank you.